Hello guys, ito yung last na nakakuha kong video ngayon ko lang in-upload. So ito yung mga payong, meron akong paint na binili na acrylic. So ngayon lalagyan ko siya ng decoration para sa birthday ng aking anak na si Sophia. Yan, ito na nga habang natutulog ang aking anak, ito naman busy ako sa pagpipinta ng decoration para sa gagamitin para bukas. Kaya ito medyo... Ayan, mga polka dots lang naman yung inano ko. Ginawa ko napaka-simple lang. Pero inabot din ako ng umaga. Syempre, ganun talaga pag nanay. Gagawin ng lahat para maging masaya yung anak, diba mga guys? So, ito habang natutulog nga siya, ang ginawa ko ay inayos ko na yung mga damit niya. Nakahanger na. Yan, nakikita mo. Nakikita niyo pala na nakahanger na. So, hindi niya alam na mayroon akong mga baon na damit na isusutin niya para sa pictorial niya. Wala siyang kalam-alam sa mga plano ko. At meron din akong darating na kaibigan para mag-makeup sa kanya at mag-pictorial para bukas. So, ito na nga, medyo mabusisi ang pag kahit ganito, pabilog-bilog lang, purple dots, medyo hindi naman mataga, inumaga lang naman ako mga guys. So ito, syempre parang di ako antukin. Nagkape ako. Kaya ito medyo seryoso nga ako. Tignan mo guys, so syempre. So ito yung gagamitin niya para bukas. Ito yung naisip kong concept niya kasi nga ang gusto kasing maging ano niya, yung sa picture niya para siyang vintage. Yung parang mga 1950s, mga 80s, ganyan, mga 50s to 60s, ganyan, di ba, mga polka dots sa mga uso dati. So, yun ang gusto kong maging, ano niya, sa pictorial niya. Kasi nga, mag-18 na nga siya. So, ito yung gusto niya dito sa Boracay na ganapin, kaya dito kami pumunta at nag-checking ng aking kagabi, lumabas kami ng aking mga kaibigan. So, medyo hindi na kami nagpuyat kasi gawa nga ng kinabukasan nga, meron kaming gagawin. Sana gumanda ang panahon kasi yung araw na ito medyo makilimlim at medyo parang magkakaroon yata ng bagyo. Kaya hope so at kahit umulan o umaraw, tuloy pa rin kami. Mabuti na lang, nakumpleto ko lahat yung mga kailangan ko. Kaya hindi na namin kailangan na lumabas pa para bumili ng mga needs ko para sa pagpipainting. Kasi nga, ito lang yung gusto kong concept. At siya nga pala, mga guys, syempre, diba, ang magulang, lahat nga gagawin, diba, para sa anak, para maging masaya yung araw ng kanyang karawan. So, ito na nga, guys, at kailangan talagang mabusisi ang pag-painting ng polka dots, kasi nga, tatlong payong ang gagawin ko. Diba, gaganda ng mga payong, guys, may kulay blue, may kulay purple, at red. Kasi yan yung maganda sa paningin, syempre sa pag-pictorial ka at malapit ka sa beach, para ding maganda din yung medyo bright, diba, ang dating. Oh, diba guys, ganoon naman talaga, diba, para maging maganda yung pagkuha ng mga photo. Oh. So, ito na nga, medyo mabusisi talaga ang paglalagay ng polka dots, kahit simple lang, sabihin natin, simple lang yung polka dots. Sobrang daming polka dots ang ilalagay natin. Kaya ito guys, ito talaga walang tulugan. Thank you.
Yeah, medyo naiina rin ako kaya tumayo muna ako at nag-toilet. Kaya ito guys, medyo syempre nakakasakit na rin sa balakang nakaupo. Anong oras? O, diba? Ito pala yung nagagawa ko. Pero, worth it naman. Tignan nyo guys, ang ganda-ganda, diba? O. So, ito, habang natutulog ang aking anak na si Shashi, naka-ready na pagkagising niya, ready na lahat, diba? May gown siya, ganyan, magugulat siya pagkagising niya, bakit may gown, ganyan. Kasi hindi naman talaga niya alam na mayroon akong nadala mga gown. Tulog na tulog ang aking anak na si Shashi. Ngayon ay 18 years old siya. Yan yung that time na last year nakuha ko, 2022. So, ito na nga guys. So, syempre, konting halik. O, syempre, namimiss ko kasi siya. Siya yung nag-pandemic kasi 3 years din ako hindi naka-uwi. Lahat naman tayo, di ba, nag-pandemic. 3 years na hindi naka-uwi. Siya nga pala ito, magkakape muna ako ng Nescafe para naman medyo, hindi ako antukin. Kaganda kasi dito sa hotel, o. Meron siyang sariling mga, tasa. Pero itong mga, itong Nescafe na binili namin yan. Kasi nga, mayroon kasi bumili din o magpa-tip na sa labas. Lalo na, hindi natin alam yung panahon, diba guys? Yan. So, ito na nga, maraming klase yung Nescafe. Meron siyang dark, meron siyang black talaga siya, meron siya namang white, Nescafe. So, ito na nga guys, magpapunog na si Shashi. Tumitilak na yung mga manok. Pero hindi ko nga alam kung ano yung kanyang reaction kung makikita niya yung mga gown na dala-dala ko. Kasi nagulat siya, bakit ang dami kong luggage na dala. Pero hindi niya alam kung ano yung nasa loob ng luggage na bit-bit namin papuntang Manila to Boracay. Ito na nga guys, nakapagtimpla na nga ako ng coffee. Syempre, black coffee yung gustong-gusto ko. Para naman tawag dito maano naman yung tulog ko. Hindi ako antukin. Medyo umaga na nga, tingnan nyo guys, oh. Gabi yun, 'di ba? Hinugmaga na ako. Hindi talaga ako natulog. Kasi nga iniisip ko kasi yung anak ko. Oh, medyo makulimlim mahangin. Ang kagandahan dito sa hotel na napuntahan namin, malapit naman siya sa lahat. Oh. Tingnan nyo guys, medyo makulim. Kaya nag-ano ako kung matutuloy ba yung aming pictorial. Diba? O, yan, habang inintay ko si Shashi, tulog na tulog pa rin talaga siya. O, magkakape muna ako dito guys. Yan. Ang ganda-ganda dito, o. Biri mo, napaka-sariwa talaga dito sa Pilipinas. At mahangin din talaga kasi nga bumabagyo, diba? Yan guys, o. Diba, o, copy tayo, upo muna ako dito para makapagpahinga habang iniintay ko si Shashi na magising. O, dito lang ako. Bali, hindi na ako natulog talaga, guys. Diba, ganun talaga ang nanay. Kailangan gagawin ang lahat para lang sa anak na maging masaya, maging maayos ang lahat. See you yung moment niya. Kaya ito, copy-copy muna ako habang iniintay ko siya. Diba guys, ang importante, nais ko na yung mga dapat kong gawin. Yun lang guys, thank you for watching. Pero guys, meron pa tong karoktong, kaya sa pagising niya, no, si Pia.